sa amin. Sa umaga pong ito, may mga kapatid po tayong di sabi ni sa umaga pong ito, meron po tayong mga kapatid na magbabahagi. Nais ko po sanang tawagin ang ating kapatid na alagad na si kapatid na Irene Espanyol. Nasa CR po pala. Tatawagin ko na lang, susunod na lang po natin siya. Tatawagin ko po si kapatid na Amy Bustamante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Apo, magandang gabi po. Napakapalad ko po mga kapatid, kasi po, hindi po ako sanay nagsasalita sa harap ng tao. Pero po, pinapalakas po ng buhay na Ama ang Diyos ko para pong hindi ko po maipaliwanag yung pakiramdam ko. Yung po mga pinsan ko na nandyan, lagi po sinasabi na kaya ko po ito. Kaya ko po ito kasi po may buhay na Ama na gumaguide po sa akin. Alam ko po, hindi ko pa po nasasabi, alam na po ng buhay na Ama ang sasabihin ko sa inyo. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sobrang swerte ko po kasi lahat po ng hinihiling ko sa Panginoong Diyos, although hindi ko po hinihiling, hindi po ako deserving sa lahat ng hinihiling ko, pero binibigay niya pa rin po. Unang-una po yung masaya po ako kasi po yung pamilya ko, masaya po, kompleto. Wala na po ako hinihiling, kundi yun lang po kagalingan po ng katawan pang lupa po namin, espiritu po na lagi pong i-guide kami. Gusto ko lang pong ipagpasalamat sa buhay na Diyos yung lahat po ng nangyayari sa buhay namin. Sa pamilya ko po, sa lahat po ng mga kamag-anak ko, sa lahat po ng tao. Kahit po nagpa-pray po ako, hindi lang po pansarili ko, sa lahat po ng tao. Yung pong sa ama ko po, isi-share ko po. Siguro po kilala niyo po si Alexander Bustamante. Yung po tatay ko na nagsabi po na hindi po siya malapit sa Diyos, hindi rin din po siya malayo. Ewan ko po bakit po nasabi ng tatay ko yon. Siguro po ang ibig niya pong sabihin, hindi po siya palasimba, hindi rin po siya papalapunta sa mga dambana tulad po nito, pero kahit po nasan siya, nagpa-pray din po siguro siya. Pero hindi ko po siya nakikitang nagpa-pray. Pero po nung sumapit sa pagkakataon na pinaramdam po sa kaya niya ng Diyos na kailangan niya pong ipakita na yung pananampalataya niya, yun po, ginising po siya ng isang aksidente. Nabagok po yung ulo niya. Pero awa po ng Diyos, wala naman pong malalang nangyari. Yun po, natuto po siyang magpunta dito. Nakilala niya po si Apo Conching na nagpapagaling po. Sabi niya po, hindi pa po siya nakakapasok ng dambana, parang magaling na siya. Salamat po sa Diyos kasi po nakita ko po yung tatay ko kung paano nagkaroon din po siya ng pananampalataya. Na naniniwala din po pala siya na may buhay na Ama. Maraming maraming salamat po sa buhay na Diyos kasi po hindi niya po pinapabayaan yung pamilya ko sa mga ganong pagkakataon. Lalong-lalo na po sa akin. Napakaswerte po ko po kasi makapag nagkaroon po ako ng magandang sasabi ko pong magandang sitwasyon ngayon sa buhay na hindi po tulad ng dati. Hindi ko na po alam yung sinasabi ko pero dire-diretso po ako. Pero alam ko po, naiintindihan niyo po kung ano yung gustong parating ng puso ko. Apo, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na nadadala po ako ng espiritu dito. Isang buwan lang po yung guguguling ko dito sa Pilipinas, aalis na naman po ako. Pero gusto ko pong masulit yung pagstay ko dito. Gusto ko po, masabi ko po lahat ng gusto kong ipasalamat, lahat po ng gusto kong sabihin. Kasi po iba po talaga yung nasa sarili kang bansa. Parang hindi po tulad nung nasa ibang bansa ka,
nadayuhan ka po, hindi mo mapakita kasi po may mga sagabal, kumbaga, may mga sagabal na pag po nagtatrabaho ka, wala kang oras na makapunta ng simbahan kasi po makaka-absent ka sa trabaho. Kasi po nandun po ako para magtrabaho, pero hindi ko po kinakalimutan. Pagising ko po sa umaga, bago po ako matulog, bago po magsimula yung trabaho na magpasalamat po. Napakahaba na po nang sasabihin ko, yun lang po yung share ko, napaka-bless ko po. Sobrang bless ko po na nandito po ako sa harap nyo, pinakikinggan nyo po ako na hindi nyo naman po ako kakilala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Napakapalad mo na yung time na ginugugol mo, dito mo ginugugol sa Dambana upang lubusan mo makilala ang Diyos na buhay na sa tuwin ay patuloy na gumagabay sa iyong mag-anak. Nawa po na wag na po nating antayin na may mangyari pa po sa atin bago po natin makilala ang Ama. Nawa po hanggat malakas po tayo, pag sumikapan po natin na siya ay lubos po nating makilala. Nandiyan na po ba si kapatid na Irene? Tatawagin ko po, ito pong tatawagin ko po ay isang kapatid naming alagad na alam ko po na sa tuwing ay nagbibigay, naghahandog po siya ng isang awit o dili naman kaya ay nagsishare po siya yung po yung kanyang kalakasan. Nais ko pong tawagin si Nanay Mirna Andrada. Hello. Purihin at nakilain ang ating Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Thank you, Lord. Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Napakabuti po ng Diyos. Mga mithiing hindi inaasahan. Kaninang umaga, hindi po niloob na makatindig kami. Ngayon din si Mother, sabi ko, sa pagmimithi, ang kinin mo, kakamtin mo. Kaya po, sa pagkakataong ito, batid ko po na dapat dalawa lang ang magbabahagi, kahit po ako'y bahaging bahagi, hindi ko na po pakahahabaan, kundi aawitin ko po ang awiting ito na kanina pa inuudyok sa puso ko. Bagamat sa huling istansa ng awiting ito ay namnamin ninyo yung mithiin ng bawat isa na makarating sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen po ba? Gaya ngayon, naririnig ko ang mahal na apo, kausap ang mahal na kura paroko. Birong totoo na bagamat naroon nga yung pagmimithi natin, hindi pa naman ngayon, humihingi pa sa Panginoon ang dugtungan pa yung buhay. Kaya po itong awiting ito, namnamin po ninyo. Sa last stanza po, lahat po tayo naniniwala akong minimithi po natin ito. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At sa aking sarili, walang pangamba. Kahit nabatid ko na ang tinig ko ay hindi patuwirang nababalik, kung hanggang saan ako makarating, hambing sa pagpapakababa ng isang tao, kapatid na Alan, huwag kang mangamba. Naintindihan po kaya ako ng mahal na kapatid? Walang pangamba. Pag sa Panginoon, walang pangamba. Salamat po, Ama. Mithiin ko po ito kanina pang umaga. Salamat po. Niloob mong makatindig ako bago tuwirang matapos ang buong mapagpalang maghapong handog mo. Mangamba, di ka nag-isa sasamahan kita saan man magpunta.
Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang magamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ikaw'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas mantik. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapag ligtas mo at tagapos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita. Sa langit kita'y hihintayin. Silid mo ay igagayak man din. Ako at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita.
saan mang magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Salamat po, Ama. Alalaong baga, tuwirang ikaw ang umawit sa amin. Salamat po sa iyo na sa bawat mithiin, ito ang pinakamithiin na aming pinakamimithi, na ikaw ay makapiling namin sa kaluwalhatian. Amen. Salamat po, Nanay Mirna. Nanamnam niyo po ba yung awitin niya? Di po ba kailangan po, wag po tayong mangamba sa bawat pinagdaraanan natin. Lagi po nating sa isip na may Diyos na sa tuwi na sa atin ay patuloy na gumagabay. Meron po tayong tatakbuhan. Siya po ang ating inaasahan sa bawat nating mga pinagdaraanan. Maraming salamat po sa nagbahagi at naghandog ng awit. Ang lahat po ay inaanyayahan na pong magsitayo.